So, welcome to me, Ma'am Green Tom. Ito na yung ating Monstera Deliciosa. Ito yung isa sa mga pinropagate ko. Ayan, as you can see, labas na yung ugat niya, kaya iriripat ko na siya sa mas malaking pot. Ayan. Sige, tatanggalin ko na siya dyan. May palabas dun na bagong dahon eh, pero nawa na ako sa roots niya, kaya kailangan na natin siyang iripat sa mas bigger na pot. Ito yung pot na gagamitin natin. Ayan. Ayan na nga guys, yung kanyang roots, as you can see, no, grabe. Ayan, kaya kailangan na natin talaga siya iripat. Dahil may mga ilalabas pa siya na bagong dahon dito. Ayan. And actually, pwede nga natin ito hatiin. Pero, kaya na natin siya maging lush. And marami na rin akong Monstera Deliciosa na juvenile. Ayan. Hirap mag-video kasi. Ayan, tayo lang mag-isa. Ayan, as you can see, nilagyan ko na siya ng soil mix to na parang rice hull. Sa existing to ng ng Pedating, lagyan na rin natin dito. Hindi naman masela niya. Pero maganda sana kung allied mix na para mas mabilis. Pero pwede na rin yan. Kere na ni MD yan. Ayan, siya rin. So, yan nga guys. Ayan na siya. Ayan. Mas mabilis na yan. Dadami ng dahon kasi mas malaki na yung kanyang pot. And marami pa akong yung pinaka-mother neto, yung malaki. Nasold ko na kasi. Pero buti na lang, meron akong natira pa. So, pakita ko sa inyo. Ayan, so nag-ayos na rin ako dito. Nang-ayos na rin ako dyan. Ito yung malaki. Napabayaan ako yung kurit ko sa labas eh. Ayan siya. Then marami pa akong juvenile dito na Monstera Deliciosa. Ayan o. Ito yung juvenile. Ito medyo malaki na to. May fenestration na to. Ngayon yung aking mga person na Monstera Deliciosa. Ito, plan ko na i-keep. So, yun lang guys. Very quick lang. Yung ganun lang. Niripat ko lang yung ating Monstera Deliciosa na nakalabas na yung ugat na yan. Thank you for watching.